Okay, Pyokifu, mga planet. Ito ay gagawa lang ako ng video noon sa mga kagrupo ko at sa mga nagtatanong sa akin sa YouTube. Ay sana panoorin niyo lang, no? Ay ito yung paggawa ng round duck reducer, that is center lang siya, no? Ito yung halimbawa, kasi hindi ako nagagawa sa yero, hindi ako makalabas ng bahay. Nagse-self quarantine ako pagtupad ng ating pangulong digong. So, ito po yung halimbawa ng center reducer. Gawa sa papel, ha? Gawa muna sa papel. Kasi hindi ako nakagawa sa yero. Center reducer, bali po ito ay kunyari lang, no? Sa duck na ito yung plano niya. Ito yung plano niya, no? Yung center reducer natin, yung diameter ng malaki is 1000 mm. Scale 1 is to 10, that is 100 mm, katumbas siya ng 1000 mm. And then ito yung diameter ng maliit dito sa baba. Ito ay 600 mm. So sa actual na drawing, that is 60, no? And the height dito, that is 50. So sa actual po sa yero yan, that is 500 mm yung height, no? Tapos ganyan po ang kalalabasan kasi center siya. Ibig sabihin yung 600 mo nasa center line ka, that is 300 300, kalahati po ng 600. So that is 300 300. Yung 1000 mm naman, ang kalahati noon ay 500. So didiretso gagawa ka ng line ganon, the ano po yan, eskulado po siya. Ngayon, kasi nire-recommend ako po yung ano, no, flat pattern, no? I-download nyo po at pag-aralan nyo kung paano gagamitin, kasi maganda siyang gamitin. Mas madali siya at libre pa, walang bayad. Download nyo lang sa tawag dito sa Play Store, flat pattern, ganyan po, no? Sa flat pattern, dito po tayo, ito, center reducer. So hindi tayo magta-triangulate, gagamit tayo ng flat pattern, no? Okay, ito na po yun, yung flat pattern natin na formula. So sana makita nyo po, no? Yan. So yung maliit na diameter, that is 600. May enter lang, 600. Malaking diameter, that is 1000. The height na 500. And itong S ay kapal na yero, lagay mo lang 1, at least 1 mm, no? And then wala ka na ibang gagawin kundi calculate. Pag na-calculate mo na, automatic i-calculate niya na rin. Ibibigay niya lahat ng information yan. No, isusulat ko na lang dito para nakikita, no? Nasaan na yun? Sorry. Okay. Oh, nabura, no? Ulitin ko na lang, no? So, ang diameter natin na maliit, 600. Yung malaki ay 1,000. And the height, 500. Kapal ng yero, that is 1 mm. Calculate. Sana masundan nyo, no? Sana makita nyo dyan. Iganyan nyo pag na-download nyo na yan. Sinabi dito, ang length daw nito mula dito hanggang dyan ay 538 point, that is
52. And then, yung radius mula dito hanggang dyan, ang radius niyan ay 800. Dali ha. 806. Oh, that is actually, no, 807. 807. Yun lang. Tapos, ang mahalaga dito, nagbigay siya ng chord. Kasi mamaya ipapaliwanag ko. Oops, nawala na naman. Hindi lang ha. Yung chord, mahalaga, sinasabi niya, yung chord, ang chord daw ay sa malaking angle, that is 2,400. 2,459. To be exact. And then, ano pa? Dito, yung central angle. Sinabi niya ba dito? Ito, angle, no? The flat pattern angle is equivalent to yung angle, ah, yung data is equivalent to 133.70. Ngayon, ito pong gusto kong bigyan ng pansin natin. Yung angle na 133.70 at saka yung chord. Kasi yung aking gagawin po na presentation ay more on chord length method. No? Kasi ganito po yun. No? Hindi na siya magkasya dito. Idodrawing ko, no? Sandali, no? Halimbawa lang, no? Okay, ito na tayo. Bali, yung kabuuan ng radius na natin, 807 plus 538, bali, ang kabubuan niya na ang kabuuan niya ng radius natin ay 1,346. Dito. No? Halimbawa lang, no? Dito yung center angle ko. Lagyan ko lang ang point ito. Yung center angle ko. Yan. So, the drawing lang ako ng sana. The drawing lang ako ng malaking arc, ng malaking bilog, ganun. No? Hindi magkasya yung papel, no? Ganun. And then, yung 538, bali ito na yon. Bali hanggang dito. So, yung maliit na radius natin ay 807. Mamaya, papaliwanag ko lang, no? Medyo magulo lang yung ano ko dito, no? Presentation, mamaya, papaliwanag ko lang. Okay. Yan. So, nakita nyo po. Wala kasi akong tagahawak ng cellphone, eh. Ayan. No? So, yun. Wala kasi akong tagahawak ng cellphone. Sorry lang po, no? Pasensya na. So, yan na yan ang nagawa natin. Ngayon ay halimbawa, babarahan kong diretsong ganun. Bara ako diretso mula sa center point natin. Yan. Ang madalas na ginagawa ng iba ay kuha sila ng metro. No? Yung malaking diameter. Yung malaking diameter na 1,000 i-multiply sa pi. Yun na yung pinaka circumference, pinaka arc. Yung iba, gaganon-ganon sila, no? This is not advisable. Bagsak na po kayo sa trade test pag ginagawa nyo yan. Bagsak na. So, not advisable. Kasi, pag hindi sobra, kulang yan. No? Ang advisable po
ay ang chord length method. No? Yung chord length method. So yung chord po ay ganito, no? Para mamaya ipapaliwanag ko paano nangyari. Pag ako ang gumawa, kasi yung iba nagtatanong kung paano ko gagawin, chord length method po ang ginagawa ko. So, alamin ko yung chord and then gagawin ko. So, the chord is 8,000. Okay. The chord ay 2,475.78. So, yung chord, 2,475. So, 1:10. 2,400 almost 75, so 4,480 po siya. Yeah. 2,480 siya. Dito, ganyan. Kita nyo po, straight line po 'yan, no? Yan, kasi hindi ko na masyadong maano, no. Yan, kasi wala akong tagahawak ng cellphone. Ganun. So, marka lang ako dito kung saan sila nagpangabot sa arc. Dito po siya. So, dito. No? And then, guguhit na lang po ako diretsong ganun. Yan. So, ang sinabi ng ating calculator, flat pattern, the angle is 133.70 and the chord is 2,459. Ito po yung ginawa natin. Ganun lang po. Hindi, ang yung iba kasi, ano, halimbawa, i-divide nila yung, ano, yung arc length. Halimbawa, i-divide nila sa 32 o 30 o nasa sa kanila, maglagay pa sila ng ganito, no? Pa isa-isa, matagal, no? Ganon, yung iba. No? Yung iba, pagka ganyan, yan, maglagay sila ng number 1, which is matagal, then number 2, matagal, number 3, matagal yon, number 4, matagal. So, para sa amin, not advisable. Kasi matagal po. Dito, number 1, number 2, number 3, number 4. Matagal po. Not advisable kasi matagal. So, mas mabilis kung you know computation about chord length formula. And then, makukuha mo yung center angle. So, ang sabi niya kanina sa ating occasion, sa center angle or the central angle ay 133.70. And then, the chord, kanina, yung chord ganito, yung sinukat natin, the chord, straight line. So, the chord is 2,475.78. Straight line po yon. So, from point A to point B, straight line. That is the chord. And then the arc ay ito naman. No? Papaliwanag ko lang po kung paano ko ginagawa. No? So, sandali na lang po. No? Kasi ang ano po, yung para makuha mo yung chord, kailangan mo muna makuha yung central angle. No? Paano nangyari itong 133.70? So, para makuha natin yung central angle, para makuha natin yung chord, kailangan muna natin malaman yung central angle. No? The central angle po ay central angle is equivalent to the
that is the formula, that is 360 multiplied by arc divided by circumference. Circumference. Okay. Ano po yung ano natin, yung arc, no? So yung central angle natin, that is equivalent to 360 multiplied by the arc. Yung arc po ay ito, yung nag-travel yung 1000 times 3.1416 hanggang dito sa B, that is 3141.6 divided by circumference. Ano po yung circumference natin? Yung kabuuan po ng center angle natin. Ito, yung central angle natin. No? Dito, ito yung pinaka-radius niya, dire-diretso ganun. So, ang circumference, kumpitan muna natin, no? Circumference po ay ito kasi kanina, no? Ito. Mula dito hanggang diyan, bali 1346 na siya. No? So mula dito hanggang diyan is 1346.2 to be exact. No? Ngayon para makuha natin yung center yung circumference nitong kabuuan nito, that is circumference is 2 pi r. 2 pi r. No? So what is the radius kanina dito, mula dito hanggang dyan, the radius ay 1346.2. Okay. So 2 pi r, circumference is 2 times 3.1416, that is pi, times radius ito 1346.2. So circumference is 6.2832 multiplied by 1346.2. Circumference is equals to okay, that is 8459.07. Okay? So, balik tayo dito. Para makuha natin yung central angle, paano nalaman natin to? 133.70. So, central angle is equivalent to 360 times 3141.6 over 8459.07. So central angle is equals to, compute natin. Okay. Oops, nasaan na tayo? Calculator. Okay, calculator. Calculator, that is 360 multiplied by the arc 3141.6 divided by circumference 8459.07 equals 133 po, no? Sana nakikita nyo. 133.69 something. So ito po ay 133.70. Round up po. Yun po yung ating central angle po o yung data natin. No? Now, pag malaman niyo na yung data, madali na makuha yung chord. So yung formula ng chord natin uli. Okay, papi, dito. So chord natin, chord length natin ay is equivalent to yung formula niya, no?
2 times radius. Hindi lang. Para hindi tayo ma- 2 times radius multiplied by sine angle or data divided by 2. Ganun po siya. No? So, yung chord natin is equivalent to 2 times the radius. Ano yung radius natin? That is 1346.2 times 1346.2. Tapos multiply natin sa sine of data 133.7 divided by 2. So, compute natin. No? Sandali na lang ito, matatapos na po ako sa aking magulong presentation. So, that is, ulitin ko lang, no? 2 multiplied by the radius na 1346.2, kalabasan, multiplied pa natin sa sine, S-I-N, yan, sine angle na data natin 133.70 tapos divided by 2 equals, yan na po, 2475.6. So, yung chord natin ay equivalent to 2475.6. Ito po. Yan. Kaya, ang binigay ng flat pattern 2475.7 kasi may kunting buta lang po yun, no problem po yun. So yun na po yung chord, napakadali lang. So pag nakakumpas kang diretsong ganun, no, pag nakumpas ka ng diretsong ganun chord lang, automatic na kuha na. Okay, salamat, yun lang po, salamat at mag-ingat lagi. Salamat, bye bye.